sa bahay na ito na diskubre ang sekretong underground na mag-asawang tatay Mato at nanay Lydia na mayroong laman ng mga perlas. Paano nyo na-discover ito? Yung accidentally sa discovery niya kay mapahukay kami sa kuwang balon. Yun sa ilalim sa ano sa pagdig ng aming mga trabahante na discovered niya sa ilalim sa cave. Na discover naman may araw asing kuwang clam na nag-produce of perlas. Meron pong lubid yung ilalim para nagsisimbolo pong hawakan. At least, alam natin pabalik. Dinadayo ba ito dito, sir? Ng mga turista, like, naliligo lang sila. Maraming pumupunta rito. At saka foreigner. Mga foreigner. So, meron ba dito mga pwedeng matirahan o may lodging house, mga ganyan? Marami pala. Ayan, no? Sobrang puti ng buhangin, no? Ayan. Good morning mga kawaray, welcome back na naman sa aking panibagong vlog. So ngayong araw ay papunta po tayo sa Daan Bantayan. Ayan, dahil i-explore po natin ang isla ng Kinatarkan. Ayan, so isa ito sa mga misteryosong isla dahil napag-alaman natin na mayroon daw doon isang tunnel na matatagpuan sa ilalim ng bahay. Ayan. So, nagka-interest akong puntahan ito dahil ito ay naging usap-usapan sa social media. Kaya samahan niyo ako ngayong araw. So, yun na nga. 5 oras din ang biyahe natin bago makarating sa Daan Bantayan. Ayan. So, mag-aalas 12 na. Kaya maghahanap muna kami ng makakainan dito bago tayo tumawid ng isla. Grabe, buti na lang maganda yung panahon ngayon. Katapos ng 4 oras na biyahe, ay narating natin itong Daan Bantayan poblasyon dito sa Sitio Mahayahay kung saan tayo sasakay papunta sa Kinatarkan Island. So mahabang-bahang biyahe yung ginawa namin kaya medyo nagutom ako kasama si Sir Doron. 4 oras ano? 4 oras. So 4 oras and then grabe, sobrang init. At pagkatapos namin kumain, ay kinausap ko na yung magiging driver natin ng bangka. Ayan. So ito nga pala yung magiging driver natin ng bangka. Anong pangalan mo, sir? G1. Ayan. Inorkilan natin para makabalik tayo. Papunta na tayo sa Kinatarkan Island. So may mga kasabay po tayo. Taga doon kayo, te? Sa hagdan. Ito yung tinatawag nilang pantalan dito. Ayan. So, isasakyan natin yung isang bangka nandun. Ayan. So, Ma'am, ubos, so, mula dito sa pantalan ng Sitio Mahayahay ay magta-travel lamang tayo ng mahigit 30 minutes papunta rin sa isla ng Kinatarkan. So kung yung mga ordinaryong bangka yung sasakyan natin ay medyo matatagalan tayo. Kaya mas maganda na rin tong maliit na bangka kasi mas mabilis to makapunta rin. Pagkatapos ng mahigit 30 minutes na biyahe, ay narating natin itong isla ng Kinatarkan. So, yung pinagduungan natin ng bangka ay yung Sitio Pasil. Ayan. So, tatlo kasi yung barangay na nandito. Yung Langob, Bituon, at saka Hagdan. So, isa sa mga napansin ko dito, yung linaw ng tubig dito, at saka yung mga corals na nandito sa gilid ng dagat. Sobrang puti. So, dinadayo ba ito dito, sir? Ng mga turista, like, naliligo lang sila. Maraming pumupunta rito. At saka foreigner. Mga foreigner.
So meron ba ditong mga pwedeng matirahan o may lodging house, mga meron. Ganyan? Marami pala. Oh. Kaya pala, maraming mga bangka dito. Yung mga bangka na yan na nakikita natin, saan ang biyahe niyan? Dan Bantayan. Dan Bantayan. So malapit lang dito yung Bantayan Island. Oh. Ah, okay. So itong isla, bagamat napakalawak, ay binubuo ng tatlong barangay. Langob, Bituon, at saka Hagdan. So ito yung isla na tinatawag nilang Kinatarkan. Taga rito kate. Ayan. So, baka may gusto kang ano, batiin. Wala. Ayan. So ito, grabe yung corals. Kulay puti. Ayan. Sobrang puti. Kadalasan, yung bumibisita dito, yung mga pariner, kasi nga, isa ito sa mga naging sikat na tourist destination. Ang gagawin natin, maghahanap tayo ng masasakyang motor papunta sa destination natin. So, babalikan tayo mamaya ni Kuya mga 5 PM. Ayan, no? Sobrang puti ng buhangin, no? Ayan. Grabe, oh. Ayan. So, anong pangalan mo, sir? Rodel. Rodel, si Kuya Rodel. Ikaw yung magiging driver? Oo. Oh, driver natin. Tatlo. Kasi, hindi pwedeng magdalawa yung isang motor. O, tigi-isa kami. Isa o, sa isa. So, yun. Mga ilang minuto tayo, sir, makakarating papunta ron? Madali lang yun, mga 2 minutes lang. 3 minutes? 2 minutes. 2 minutes, okay. So ngayon, papunta na tayo sa destination natin. So, diretso na tayo. Meron sila dito ang paaralan. High school yan, sir? Ano? Private Adventist. Elementary. Elementary. Ayan. Nandito tayo sa kagubatan na, oh. So, malapit-lapit lang pala. So, nandito na tayo. Hello po. Gandang hapon po, Nay. Ako po si Milber. Ito po si Nanay. Lydia. Lydia. Siya po yung may-ari dito. Bakit tinawag niyo itong The Clam Cave Resort? May clam na sa ilaw. May clam na sa ilaw? Mm-hmm. Yung clam, kung nasa mga... Kuha sa akong mga amon pamilya. Kanang say is charity. Charity. Oh. Ang L, Lydia, Lenny. Ang A, Archie. M, Mato. So yun yung pangalan ng mga anak mo, pamamangkin mo, mga ganyan? Mga anak lang. Mga anak. So yung clam ay stands for name ng yung mga anak. Di ba yung anak mo nagituyo? Kundi ay sa amon mga bata ka ng clam. Sa amon pamilya. Paano niyo po na-discovery na mayroon dyan clam sa loob? Kuhan, magtukod kung tami o tabay. Atabay. So yung katong bubon? Bubon, o bubon. Tapos? Tapos, paabot sa upat kadupa, yung bara na huwag sa ilaw, lalong kay cave dati ay dito sa ilaw. So pare, bali, na-discovery niyo na may butas pala sa ilalim habang naghuhukay kayo ng bubon. So, nagka-interest po kami pumunta rito kasi gusto namin ma-experience yung loob nito. So, sulat ka, sulat lang. Sulat lang natin. Didi sa ubos-ubos. So, ngayon, papasok na po tayo. So, dito, mapapansin po natin na nandito ito sa loob ng kubo. Nilagyan nila ng kubo bilang isang proteksyon para sa mga tao na nagpupunta rito na hindi basta-basta maka-access sa ilalim ng kuweba. Kaya nga, sa tabi ng bahay nila Nanay Lydia, makikita itong kubo na merong underground. So, pasok kayo sa loob ng tunnel. Diyan po sa ilalim merong tunnel. Yeah, meron. So, ayan. Ayan yung hagdanan. Grabe. Paano nyo na-discover ito?
yung accidentally sa discovery ni kay mapahukay kami sa kuan balon yun sa ilalim sa ano sa pagdig ng aming mga trabahante na discovered niya sa ilalim sa cave dito sa ilalim kag sa ilalim sa cave na discovered namon na discovered niya dunay may ara sing kuan yung clam clam nga naga-produce o perlas. Oh, so mayroon parang perlas dito sa ilalim? Oh, sabi ng mga naturologists at ikadina. Kaya mayroon mo sila sir niya, ano, may tester sila, mayroon plus light sila. Pagpasiga nila sa ila plus light, makita man ang ilalim, ang sulod sa kwan, sa clam. So, nas-discovery ang underground cave na ito sa taong 2002. Yung habang sila ay naghuhukay ng balon, ay tila ba nakita nila ang loob na mayroon palang butas na papunta sa ilalim. E kaya naman itong kwebang ito ay naging usap-usapan at naging laman ng social media dahil sa nilalaman na meron daw itong perlas na nakatago sa loob ng kwebang ito. Minabuti na nating magpa dito sa papunta dito sa baba kasi para hindi tayo madulas. So pababa, mayroong 29 steps na hagdan papunta doon sa ilalim and then bababa ka pa doon papunta sa pinakababa. Ayun. Dito nilagyan na nila ng mga ilaw para at least yung pagbaba natin ay maliwanag na. Hindi na kailangan ng flashlight. Meron na ring hawakan dito sa loob na naggawa sa kawayan. Ayan. Grabe. At kulay puti po yung lupa na nandito sa itaas. Wow. So, meron pong lubid yung ilalim para nagsisimbolo pong hawakan. At least alam natin pabalik. Aray. Ito po yung loob nito. Ayan. So makikita po natin na malawak po talaga sa ilalim. So kung nandun tayo sa taas ay di po natin mapapansin yung lalim na meron pala ditong underground. Sa nararamdaman ko pa lang ngayon ay sobrang ganda at napakasarap sigurong maligo dito. Ikot ko kayo dito. Ayan. Yan, meron pang butas doon. Ayan. So, hindi na tayo pupunta ron. Dito na lang po tayo. Ayan. Panibagong layer na naman ng kuweba yung napasok natin. Kanina, nandun po tayo. Ayan, nandito na naman po. Grabe, sobrang linaw. So, ngayon, papakita po sa atin ni Sir yung clamp na talagang prinoprotektahan nila dito. Ayan. Ayan. Nasaan siya? Ayan? Oo, oh, ayan. Dako. Malaki. Oh, ayan. Grabe. Sobrang laki, oh. Binuksan niyo na ba yung clamp na yun, wala, sir? Wala, sir. Hindi eh, ano. Hindi eh, pa, ano eh, hindi pa galaw? Touch lang yung government. Mm. So, eh, basis... Sabi lang, kwan, sabi ng mga taga-diin na once nga ma-discovered nila ang clamp na mayroong, ano, laman sa ilalim na, kwan, clamp, huwag na ka mo mag-touch sa clamp. Mm. Once nga inyong maablihan, yung
magkuan ka, mapupunta ka ba sa korte? So makukulong. Makukulong. Oo. Ayan. So nilagyan nila dito ng bakal para hindi mapasok ni numan. Ayan yung club. Oh. Ayan. Merong mga anak dito sa gilid. Ang laki niya, no? Gaano kalaki ito, sir? Ito, ambot. Hindi na namin maano na, mawapa namin na. Sukod na ang kanyang. Pero yung mga taga-DNR, yung ilan na lagi ko na. Dito na nila. Okay. Ito ang mga clay. So, anong gagawin dyan? Parang ano, ipakinis sa ating katawan. Pa ating buhok, ating mga aping cheeks nato. Parang maganda ang ating aping. Okay. So, sige, itatry natin, sir. Ayan. Ayan. Ito yung isa sa mga pinapaniwala ang clay na nagpapaganda ng ating mga kutis at ng mga buhok na nagda-dry. Kapag pinahid daw dito, sabi ni sir, kapag pinahid sa buhok, sabi ni Dr. Tan, ay magiging healthy na yung buhok natin at parang nakariban tayo. Mga ilang minuto ipapahid dito, sir? Mga ilang minuto, sir? Mga 2 minutes, like, sir. 2 minutes. Parang ganun lang. Para ganyan lang. Yung na ma-feel niya, ikatapos sa 2 minutes, imo na iwas out, imo na ma-feel niya, i-download na imo. Wow. So, saan nang gagaling itong lupa? Sa ilalim? Sabi ng mga naturalists, niya iyon ang mga sa ang tuburan sa ano sa open sea nagdala sa mga clay papunta din sa cave. Niya ikalutayid. Ibilin, iiwan nila. Wala nila ma-estimate yung pinaka-century nga dandito siya sa ilalim ng cave. Ng cave. O niya, wala ma-expose sa silaw sa atlaw. Ayun. So, kargado sila. Pag-observe sa laboratory, yun, sabi ng mga sa laboratory nga, yung mga kargado sila, rich of mineral acid na makapakinis sa ating balat. Balat. So, ayan. So, ayun, itatry lang natin. Tingnan mo yung mukha ko. Hindi ko na makilala. So, try natin. 2 minutes. At mamaya babanlawan natin. Makikita mo itong natural resources na to na nanggagaling dito sa loob ng kuweba. Ah, malambot sa mukha, walang amoy, at the same time, nakakagaan ng pakiramdam. Para kang nasa loob ng rep. Ayan o. So, siguro, maghilamos na po tayo kasi mahigit 5 minuto na nating binabad yung mukha natin. Baka paglabas natin, mas gwapo na tayo kay Daniel Padilla sa pagkaguluhan tayo. So, yun. Kasi after nito, maliligo po tayo dito sa loob kasi sobrang lamig ng tubig at nakakaakit. Ayan. Try natin. Sa linalayo-layo ng pinuntahan ko dito lang pala sa Cebu maghihilamos. Magandog yung ating ito. Yun. Tingnan nyo. Ang ganda naman. Grabe. Ang parang napansin ko, sir, parang ano eh. Parang after, parang nag-oily siya, parang nag-glass skin. Yan. So, yun. Grabe, nakaka-relax. Ano to, sir? Bakit meron nito, sir? Ha? Bakit meron nito? Oh, yung parang kwan, parang ano ma maganda ang pagkwan, sawod sa kwan sa tubig. Oh. Itong tubig na to na nandito sa balde ay pwedeng inumin? Inumin, pwede. Ano ang benefits ng tubig na ito? Rich of energy. Rich of energy. So, kung pagod ka sa biyahe, tapos gusto mong ma-relax, hindi ba makakasama sa katawan to? Masama, hindi. Sabi ng mga doktor, yung rich of energy na ano, makatulong na sa ating katawan. Katawan. Sige, try natin. Matabang siya, sir. Matabang kayo. Hindi katulad ng dagat, tubig dagat, no? Kaya so, ito yung tubig nang gagaling sa mga stalactites. Stalactite. Yun. So, isa pa. Grabe, sarap. So, pwede rin itong, pagkatapos yung maglagay ng clay, pwede nyo pong ihilamos ito. Ihilamos. Oh, pwede. Ayun. So, grabe. So, marami tayong mga natuklasan dito sa loob. Siguro, nakita nyo naman na talagang kakaiba ang underground na kuwebang ito na nandito. So, napaka-interesting. Kung gusto nyo pumunta rito, puntahan nyo lang ito dito sa isla ng Kinatarkan.
ayan, sa poder nila tatay human ng family Jumantok. Para sa mga manonood, anong gusto mo sabihin sa kanila? Mo adventure, parang mo adventure ka mo. Pasok ka mo sa Declam Cave. Yung maganda yung mga ginagawa ng ating Panginoon nito. Sige. So, 60 pesos lang yung entrance, pasok. So, maraming salamat, tay. Salamat sa pagpapasok. At sana maraming makapanood nito at maraming pumunta sa inyo. Ayun. Open ba kayo Monday to Saturday? Yung mga Adventist, 70 Adventist. Okay. Ayun. So, Sunday, open kayo? Monday at Friday. Okay, Monday to Friday at saka Sunday. Mm. Okay, sige. Thank you, tay. So, yon time check. Alas 4 na ng hapon at kailangan na naming makabalik papunta ron sa Pantalan kasi magta-travel pa kami mula dito sa Kinatarkan ng mahigit 30 minutes papunta doon sa Pantalan din. Mula doon sa poblasyon, magta-travel pa kami papunta ron sa Lapu-Lapu ng mahigit 4 na oras kaya kailangan naming makabalik kaagad. So, iniintay na lang namin si Kuya, bumibili pa ng krudo ng bangka. And then, gusto ko nga pong pasalamatan niya pala yung mga nakasama natin sa pag-explore dito sa Cebu City, si Doron TV. Ayan, sa wakas. Salamat, sir. Thank sa wakas, you sa Nagsama na rin kami dahil sa tagal na ng panahon, nagme-message siya. Hindi po kami natutuloy. And then, humabol siya dito papunta sa Cebu and then in-explore namin ito. So, huwag niyong kalimutan i-subscribe siya sa kanyang YouTube channel, Doron TV. Ayan, so sana abangan nyo pa po kami sa aming mga next na biyahe. Huwag nyong kalimutang i-like at i-share itong video. At kung bago kayo sa aking YouTube channel, huwag nyong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga biyahe na gagawin namin. See you again sa aking next na biyahe. Thank you, sir. Thank you.